So ito eh, ito yan, ayan nasa ano natin. Revenue Audit Memorandum 1-2020. Sabi di 2020 at 2020 sorry. 1-2000. 2000. Ano subject matter mo? All concerned revenue memorandum updated handbook on audit procedures and techniques. Okay. So i-establish natin na yung revenue officer ay mayroong that is enjoying ano presumption na siya ay updated sa mga rules and regulation ng BIR para hindi mm-hmm. para hindi nila sabihin na hindi nila alam. Ito ngayon. Ayan, kinulayan ko. Page ano to? Bibigyan ano pang page to? Page 3. Anong section, sir? Well, section po. Introduction, sa introduction, letter I introduction, tapos ang kanyang ano, IC. Charlie, contents of handbook ang nakasulat. Sabi rito, each revenue officer is presumed to have a working knowledge of tax codes, the latest amendments thereon, and an updated of existing revenue regulations, revenue rulings, revenue memorandum orders, and other issuances. So, hindi na ngayon nila makiklaim na hindi nila alam. There is a presumption. O, ngayon. Ano ngayon yung pinaglalaban? Sabi, hindi daw kailangang gumamit ng selection criteria. Oo. So eto ngayon, hindi daw kailangan. Kung mapapansin niyo dito, attorney, yung ginamit niya rito, yung ginamit natin is RMO 44-2010. Tapos gumamit tayo ng RAW 3-2014 sa item 25. 3-2014, yes. Tapos siya naman, gumamit siya ng RMC 6-2013. 06, yes. 2013, that's right. Ang hierarchy kasi nito, mas mataas yung revenue administrative order kesa sa RMC. Yung RAW, mas mataas sa RMC. Yes, because yung RAW ay pinirmahan ng Secretary of Finance, ang RMC pinirmahan ng Commissioner of Internal Revenue. Ang nagpo-produce kasi, pupunta ngayon ako sa section 244 bago tayo ano, fine 244. Ayan. Kung mapapansin niyo rito sa aking pinapresent ngayon, ang merong ang tax code dinelegate niya yung power to promulgate need for rules and regulation sa Secretary of Finance. At wala kay BIR Commissioner. Kaya ngayon si Secretary of Finance nag-issue siya ng RAW. Ano bang number 'yon uli? RAW 3-2014. So titingnan ngayon natin ano ba yung content ng RAW 3-2 pa. RAW 3-2014. Oh, 3-2014. Ito ngayon yung content. Ay ito. So ipe-present ko ngayon sa ating board. Mau ano title? Ano nakasulat sa ano? Sa Revenue Administrative Order Number 3-2014. Subject: Organization and functions of the regional offices, its division and sections, and revenue district offices. Okay. So, function. Ang pinag-uusapan pag-i-issue ng letter of authority. So sabi dito, pupunta ngayon tayo, ano ba ang function ng revenue district officer? RDO. So nakasulat dito sa page 28. Nakasulat yung sa letter I yung function ng isang revenue district office. So diyan sa letter I na yan,
pupunta ngayon tayo dun sa page 20, sa 30. Under Revenue District Office, may isang section, ang pangalan, Assessment Section. So, ang function ng Assessment Section ay nakasulat sa 1.1. Ito, ano nakasulat, Mau? Prepare list of taxpayers recommended for audit based on audit program prescribed by national office. Definitely, bago sila makapag-audit, kailangan nila ng BIR audit program na prescribed ng national office. Yeah. Yun yung nilagay ko nga doon sa ating petition. So, ang kanalang counter doon ay meron daw namang nag-issue ang CIR ng RMO number 19-2015, which is the existing BIR audit program. And this order prescribes the policies, guidelines, procedures to be observed in the audit investigation tax returns. So the issuance and publication of RMO number 19-2015 need not be indicated on the face of the law as ang ating theory. On its face, the law issued to them are within the bounds of laws and regulations that should be obeyed and followed by petitioners. So yun, ang counter nila, yun namang RMO 19-2015 na yan. Okay. So, yung require, bago natin mapuntahan yan, ma'am, yung requirement na sinasabi nila na yung RMC 6-2013, sabing ganun kasi dito, ito yung sinasabi nila eh. In the absence of the annual audit program, the commissioner has the authority to make assessment at saka mag-issue. Ang pag walang audit program, pwedeng mag-assess si commissioner, pero hindi pwedeng mag-assess yung bababa kay commissioner. Si commissioner lang? Si commissioner lang. Okay. Tapos dito sa number 27, sabi niya, mga ka-taxpayer kong mahal, isa ho itong bidyong ito sa mga totoong nangyari sa buhay ng taxpayer. Ginagampanan ko ang tungkulin ko na mapaalam, mabigyan ng magandang options ang mga bookkeepers, accountants, lawyers, at ikaw na taxpayer, para huwag ka nang matakot. Huwag, kung ano man yung susunod mong desisyon, siyempre, hindi ko na alam yon, maaring illegal yung desisyon na yon o legal. Yung mga taong hindi nakakaalam o nakakaintindi ng deficiency tax assessment ng BIR, 99.9% ng kanilang desisyon ay illegal. Ayoko pong mangyari yan sa inyo. Kaya ini-invite ko po kayo na bago kayo umaksyon, intindihin, pag-aralang maigi yung deficiency tax assessment ng BIR. Ito ho ay isang example ng deficiency tax ng assessment ng BIR. Ayan po, preliminary assessment notice. Ang isa pa hong klase ng assessment ng BIR, yung tinatawag pong notice of delinquency. Yung pangatlo po ay formal letter of demand. At yung pang-apat, final decision on disputed assessment. Ito ho yung number 1 dyan, ito yung number 2, ito yung number 3, at ito yung number 4. Kadalasan, pare-parehas lang naman po yung laman ng kanilang assessment. Paulit-ulit lang, katulad ho nito. Yan. Ito ho ay isa sa mga nag-consult ho sa atin. At nalaman nila na maliit lang pala ang babayaran nilang buwis. Okay. At nalaman din nila kailan nila dapat i-protest itong mga ganitong klase ng assessment. Ayan, kung mapapansin nyo, nandiyan dyan yung aking mga lecture sa kanila. Okay? Ito ho ay totoong nangyari sa buhay ng isang taxpayer. Ayan. So, bago ho kayo umaksyon, simple lang naman po yung mga assessment ng BIR. Ha? Sa 35 taong ko nang pagpa-practice bilang
tagahatid ng balita, magandang balita sa mga taxpayer, ay nalaiintindihan itong mga taxpayer nito na hindi pala sila dapat matakot at hindi sila dapat magmadali sa mga maling desisyon. At hindi rin nila na exercise yung kanilang pagkakamali na kumuha ng maling consultants, bookkeepers, accountants, or lawyer. So, mag-re-release ho ako ng ganitong video paulit-ulit. May mga kasama na ho tayong mga lawyers. Meron na ho tayong legal department. So, kung wala pa ho kayong legal department, lumapit lang ho kayo dito at kami na po ang magiging legal department nyo. At magkakaroon din ho kayo ng tax compliance department. Kami na po ang tax compliance department ninyo. Available ho kami during office hours. Pasensya na po para dun sa iba na hindi nyo ho makikita yung kabuuan ng mga videos dito sa YouTube o kaya sa Facebook. Ang ibibigay ko lang ho sa inyo ay mga tidbits, okay? Kasi po, yung kabuuan ng videong yan, lalong-lalo na po yung nag-consult sa akin, i-re-record ko ho yan at ibibigay ko ho sa inyo para paulit-ulit ho ninyong mapanood at paulit-ulit ding mapanood ng mga taong pinagkakatiwalaan nyo na magsosolve ng problem po ninyo. At kung kulang ho kayo sa mga taong magsosolve ng tax problem nyo, andi dito po ang inyong tax specialista. Nag-o-offer po ako ng mga serbisyo pampubliko. Yan po kasi ay nakatadhana sa batas ng Certified Public Accountant. Ako po ay isang CPA at nag-o-offer nga ho ako ng services sa inyo. So, kung kailangan nyo po ng tulong ko, available ho yung aking Facebook account, mobile numbers, websites, at yung YouTube account ko. At inire-report ko rin ho sa inyo, magkakaroon ho tayo ng mga donors. Kung gusto nyo mag-donate sa akin, willing po akong tanggapin yung donation ho ninyo, kaya lang po, ipadadaan ho natin ito sa YouTube. So, may tatlo ho tayong donor levels. Ito po yung level 1. Ito ho yung, sa level 1, may mga makukuha kayong benefits. Sa level 2, may makukuha rin kayong mga benefits. Iba naman dun sa level 1 o mas mataas sa level 1. At yung level 3, makakakuha rin kayo ng benefits pero mas mataas sa level 1 and level 2. Maging donors ko na po kayo kasi yung donation po ninyo, gagamitin ho natin para mapalaganap po natin ang tamang pagko-comply sa ating batas. So hanggang sa muli mga ka-taxpayer kong mahal, peace and happiness be with you for life.